1, 2, 3, come on! This is your Beshi Jovi and welcome back to my YouTube channel. Hey, welcome and welcome back sa mga dating nanonood and welcome sa mga baguhan. Don't forget to subscribe mga Beshi and then of course, press the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload. So ayun na, nakakatapos ko yung maligo kaya medyo basa-basa yung mga damit ko. Nagtawal naman ako pero ewan ko kung ba't ganyan. So ayun guys. Yan. Ang gagawin natin for today is another Ifugao video, Ifugao translation video. So, meron kasi akong page na pina-follow na ang name is Ifugao Praises. Yan. And kumuha ako dito ng mga Ifugao Praises, mga Ifugao jokes, Ifugao hugots, and anything. Kumuha ako ng mga ilang mga words and phrases, mga hugots and mga something about sa love life, about sa buhay, ganun. So, hindi ko kilala yung may-ari ng page na to, pero pinafollow ko tong page na to. Ayan, follow niya din. Sa mga ifugao ko dyan na gustong nakabasa ng mga ng mga hugot sa buhay, ng mga jokes, ng mga Ifugao jokes, ganon. I-follow niya lang yan, Ifugao Praises. Ayan. So, ito, may kinuha ako mga praises and i-share ko sa inyo at syempre i-translate ko din sa Tagalog para matutunan nyo. So, para hindi pa tayong blush. Ito yung ginamit ko pang blush. Tayong. Ayan. So, ayun na nga. Ito, simulan na natin. Ayan. Share ko lang ang pony ko. Lahang kit-kit. Laging nakalagay dito sa kamay ko para hindi ko makalimutan, hindi ko makaligtaan kung saan ko ilalagay. Kasi lagi ako nawawala ng ponytail. Every time na iniiwan ko sa banyo, iniiwan ko kung saan, nakalimutan ko kung saan ko nilalagay. So, pag naliligo ako, lagi ko nire-remember na ilagay sa aking kamay para hindi mawala. So, ayan na nga. Simulan na natin sa unang word. Yan, nag-screenshot ako. In-screenshot ko yung mga Ifugao Strabanes. So, dito ko ilalagay. So, ito ang unang nakuha ko. So, Dear ML, umipaselos amo talaga. Pahedel amo. So, yan yung Ifugao niya. Ulitin ko para makasunod kayo. Dear ML, umipaselos amo talaga. Pahedel amo. Yan. Minabasa ko kasi hindi ko memorize. And sorry kung may maingin electric fan dito, kung narinig nyo man. Kasi kailangan ko siya mag-electric fan. Kahit kaliligo ko lang as in, sobrang init dito sa Pilipinas. Alam nyo naman, wala tayong aircon, electric fan lang ang meron tayo. So, ayun. So, isang ulit pa. Dear ML, umibaselos amo talaga. Paheder amo. So, basahin nyo na lang yung andito. At ang ibig sabihin niyan is, Dear ML, nakakaselos ka na talaga. Nakaka-visit ka. Ganerins. So, yung mga may mga boyfriend dyan na ML na lang ginagawa, hindi man lang magawa mag-reply or mag-chat, puro ML ka na lang. So, ayun. Yung iba, pinag-aaway ng ML, kundi sa silosan. Ganerins. So, ito, relate siya. And, ito, isa pa, next is, pinhot ko ni Mibanga din kaungunga. Ang tapok di ane ayamon bukon puhu. Yan, ulitin ko. Pinhot ko ni Mibanga din kaungunga. Ang tapok di ane ayamon bukon puhu. So, ito. Gusto kong ibalik yung kabataan ko na mga alikabok or mga yung mga lupa-lupa ang nilalaro. Hindi puso. So, ayun. Ewan ko ba ang problema nito. Siguro, relate na lang sa mga lalaki na paglaro, yung mahilig, yung mga manlalaking manloloko. Hindi lang din manlalaki, mga babae, lalaki, manloloko. So, siguro may pinapatamaan siya. So, ayun. Next natin is yan.
Waday puhok. Ulit-ulit. Waday puho na ang maid-rik na hona. Waday utok na ang maid-num-num na. Yan. Ligid ko pa, isang ulit pa. Waday puho na ang maid-rik na hona. Waday utok na ang maid-dinum-num na. So, ang ibig sabihin nito is, meron siyang puso, pero wala siyang ano, pakiramdam. And meron siyang utak, pero wala siyang, meron siyang utak, pero wala siyang isip. So, ayun. Yung ano, yung mga taewan ko ba? Hindi ko alam. Hindi ko makarelate sa mga to. Basta ang ibig sabihin niya is, may puso pero walang pakiramdam. Yung mga tao manhid. And may isip pero walang, may utak pero walang utak. Walang isip. Sorry, ano ba yan? May utak pero walang isip. So yung mga taong hindi nag-iisip, kung ano-ano ginagawa, hindi nag-iisip. Ayan. And then next is, ula kas ano'y inat dan he a iba kasapulang blata di kadwa sumamun paking munta kong baba. Ulit. Ula kas ano'y inat dan he a iba kasapulang blata di kadwa sumamun paking baba ka. So, ito, ang ibig sabihin nito is about sa ano siya, about sa friendships, ganun. So, sa ibig sabihin niya is, kahit anong ginawa nila sa'yo, kailangan mo pa rin ng karamay, kailangan mo pa rin ng kasama. Kaya magpakumbaba ka, magpatawad ka, ganun. So, para to sa mga kaibigan, friendship na nagkasiraan. So, syempre, sayang naman yung friendship na pinagsamahan nyo. Sayang yung, ano, yung memories. So, kailangan mong ano, magpatawad. Kasi Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya. Kailangan mong intindihin, kailangan mong magpakumbaba, kailangan mong magpatawad, patawarin, and then bigyan mo ng second chance, malay mo. Yun. So, ayun. Next is, magyaomi pa mainte na pinpintas ayun boys mo daming girls. Yan. So, sabi niya, ulitin ko pala, sorry. Med, ulitin. First, second time, ulitin ko. Magya o may pamainte na pinpintas ayun boys mo da mean girls. Yung sa face up, guys. Yung sa ano ay, ayan, yung face up, yung usong-uso ngayon, yung trending sa Facebook, na face up na yung mga lalaki, nag-turn into mga magagandang girls, gano'n, yung mga feeling na mas maganda pa sila sa mga kapatid niya, nila, yung pinapost nila na, ay ate, adi, mas maganda pala ako pag naging bae ako kaysa sa'yo. Yung ganang-ganan ba sa so, mga nakakaalam nun. So, ang ibig sabihin nun is, nakakahiya daw kasi mas magaganda yung mga boys na gumagamit ng face up kaysa sa mga totoong girls. So, ayun yung ibig niya sabihin. And then, next is, inamin ulang ang crush da ay adi amumaya naiya pumansin iha on agya mo na lang kumain namin. Agya mo na lang kumain namin. Ulitin ko for the second time. Inamin ulang ang crush da ay adi amo naiya pumansin iha on agya mo na lang kumain namin. Yon. Or agya mo na lang kumain mamin. Yon yung ano yun. Medyo na miss tawag doon, mas touch ko ng type error, gano'n. So, ayan. So, ang ibig sabihin nito is, inamin ko lang na crush kita, hindi mo na ako pinansin. Or hindi ka na pumapansin. Hindi ko na lang sana inamin na crush kita. Gano'n. Or, inamin ko lang na crush kita, hindi ka na namamansin. Hindi ko na lang sana inamin na crush kita. Ayun. So, para sa mga, yan, busig na siya. So, para sa mga ano, sa mga, may mga crush dyan, hollers. Subscribe kayo sa YouTube niya, Jomar Buya. And, ayun. Para sa mga may nagka-crush dyan, inamin mo lang na crush mo yung tao, hindi ka na pinansin. Parang ako, na-experience ko yung ganun, na inamin mo lang na crush mo siya, hindi ganun yung pinansin. Yung feeling niya, ano, gusto. Yung feeling niya, gusto niyang, ano, gusto mong jawain mo na siya, ganun.
di ba pwede yung crush mo lang, ganun. Tapos inamin mo lang na crush mo siya, hindi ka nga niya pinansin. So, anong iniisip niya na gusto mo niya, jowain mo na siya agad, ganun. Hindi ba pwede yung maging friends kayo? Kung ayaw mo, okay lang naman. Eh, sinabi lang naman niya na crush mo siya, crush ka niya. Hindi ba pwede maging friends na lang kayo, ganun. So, ayan. Next naman is eto logic or para siyang bugtong. Eto ni handaga kwaga yung u napeta natukada. And ulit ni handaga kwaga yung u napepeta natukada. Ang ibig sabihin sa Tagalog is sumandal ako sa jowa ko pero bakit natumba ako? Yan. Logic sa sabi niya dyan logic, pero para siyang bugtong. Ay, anong meron doon? So, yeah, logic niya. Yung sumandal siya sa jowa niya, pero natumba siya. So, ibig sabihin, wala siyang jowa. Nag-feeling lang siya na wala, meron siyang jowa. Kaya nag-i-imagine siya na meron siyang jowa, tapos nang sumandal siya, ay, narealize niya na, wala pala akong jowa. Mga ganun ba? Ewan na bang pinta sabi ko. So, ayan. Next na tayo. Nakailan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bank 7 na yan. Bank 8 is kadaklan mo yung break up yung babae na bayagan makamove on. Ulitin ko for the second time. Kadaklan mo yung break up yung babae mabayagan makamove on. At alam ko na maraming kukontra na lalaki dito. So, ito ang ibig sabihin sa Tagalog. Karamihan sa breakup, babae ang matagal makamove on. Yun. So, karamihan sa mga breakups, babae ang pinakamatagal makamove on or magmove on or maghanap ng iba. Yun ang ibig sabihin niya. Yung karamihan sa mga breakups, babae ang matagal maghanap ng iba. Yan. So, ewan ko kung totoo ba to. Feeling ko oo naman, pero alam ko na maraming mga boys na kukontra. Ano yung vlog? So, ito ba vlogs? Yan. So, alam ko naman na maraming boys, karamihan sa mga boys ang kukontra. Pero yung mga chick boy dyan, ay nako, agree na agree. Charot! Yan, next na tayo. Uray mate at tong love life. Basta importante ya, Kristiyano ta. Dito ko for the second time. Uray, mait at tog love life. Basta importante ya, Kristiyano ta. So, ang ibig sabihin sa Tagalog is, kahit okay ay, kahit yeah. Kahit walang love life. Okay lang kahit walang love life. Basta importante, Kristiyano ka. Yan. So, okay lang na wala daw siyang love life. Basta importante is, Kristiyano siya or marunong siyang magdasal or may tiwala siya sa God. Ganun. Okay lang daw na wala siyang love life. Yun. So sa mga hugot naman ng mga single to, yung mga single na nagsasabi na okay lang na wala akong love life, basta may faith ako kay God, basta marunong mag-pray, basta nagsisimba ako. Yun. So, ganun. Next naman is, Dear Crush. Nuhaon kayo mong promise made kaagaw mo te pangitak. Yan, ito mga note na naman sa mga crush nila. So, ulitin ko for the second time. Ano ka tahan? Second. Yan. Ulitin ko for the second time. Dear crush, nuhaon kayo mong promise made kaagaw mo te pangitak. So, ayun. Ang ibig sabihin in Tagalog is, Dear crush, kapag ako ginawa mo, walang kaagaw kasi pangit ako. Yan. Ulitin ko. Dear crush, kapag ako naging jowa mo, wala kang kaagaw kasi pangit ako. Yan. Pero, naniniwala naman ako na walang taong pangit kasi God created everything beautiful, perfect, ganon. Pero ewan ko ba? Basta ganun. Yan, hugot ng mga single. Positive person kasi ako. Kaya ganun. I'm a positive thinker. Ganun. Kaya naniniwala ako na walang taong pangit. Siguro ugali meron.
Marami. So, ayun. Hugot to ng mga single. Ay, single. Oo, na gusto mag-enjoy yung mga crush nila. Ito yung sinasabi. So, ito, next naman is Nax, adi mo pumansin kay Agenon I Love You ni Anne Haon dati. X. Waiting ko for the second time. Nax, adi mo pumansin kay Agenon I Love You ni Anne Haon dati. X. So, in Tagalog, para to sa mga, ano, mga ex na iniwan, tapos hindi na naman sin. So, in Tagalog is, Nax, hindi na pumapansin sa akin, parang hindi naman nag-I love you sa akin dati, nung kayo pa, nung kami pa, ganun. So, ito, may nakalagay na ex. Yan. So, yung mga, ano, sa mga ex dyan na hindi na namamansin, porque may iba na, hello, parang hindi naman kayo nag-I love you sa mga jowa niyo before, nung kayo pa. Yun. Pero naniniwala din naman ako na yung mga mag-ex, hindi dapat maging friends. Yun. Yan yung ano, ewan ko. Dami kasi magsasabi na. Speaking of someone trying to video call me last night. So, ayun na ako. Naniniwala ko na yung mga mag-ex, hindi pwede maging friend. Kasi sa alam maniniwala ako na sa friendship nagsisimula ang lahat, nagsisimula ang ano, tawag doon, lumago yung ano, yung relationship. Pero pag friends na, okay lang naman na pag nagkita kayo, pinansin mo, okay lang yan. Pero yung as in a friend-friend na close friend mo, pinagsasabihan mo pa rin ng mga something-something, hindi ako naniniwala sa yun. Yan. So, next is, ito naman, Serteyu, pinhod ayo, ay tagoy pinhod yu. Never mind po na hao, basta matago ka. Repeat number 2. Serteyu, pinhod ayo, ay tagon pinhod yu. Never mind po na hao, basta matago ka. Yun. So, eto, hugot na naman ng mga, ano, ng mga singles. Ayan. Sabi niya dito, swerte nyo, gusto kayo ng mga taong gusto nyo, never mind na lang sa akin. Basta, buhay ako. Yun. Swerte nyo, gusto kayo ng mga taong gusto nyo, never mind na lang sa akin, basta, buhay ako. Yun. So, yun, eto na naman, isa sa mga hugot ng mga singles. Na ano, okay lang daw kahit parang jowa, basta nakakakain 3 times a day, basta ano, basta ma-healthy, basta buhay, ganun. Pero, really, charot. So, ayan, ito pa, next is, second to the last na to. Isa na lang, tapos na. So, next is, may pahigan mo online, mid-galud-load, mid-pack-a-chat. May pahigan mo online, mid-girl load, mid-pack-a-chat. So, ito ang ibig sabihin ng Tagalog. Nakakatamad mag-online, wala na ang load, wala pang ka-chat. Nakakatamad mag-online, wala na ang load, wala pang ka-chat. So, yung mga ano dyan, yung mga taong, sinisin na lang lagi, hindi nire-replyan. Yun, so sa mga taong sinisin, yung chinachat mo, sinisin ka lang. Huyo kayo pag ako. Charot. So, ayun na nga. Next na. Last na to pala. Last na to. Ito yung lagi kong ginagawa sa mga friends ko. Yan. Sabi dito, to my barkadas, opyaan na alang ngay muadahan iba pa ay at stolen shots and mabalin ang bumakti auray. Ano ba? Ang hirap basahin nun. To my barkadas, opyahan na alangem, wadahan ipapaean, stolen shots and mabaling ang pumaki aurayo. Yan. So, ang nakikita niya, tinawanan ko, tapos nag-mention ko din yung mga friends ko dyan. Kasi ganito kami ng mga friends ko, ay uli, in Tagalog pala is, ano, sa mga kaibigan ko dyan, tahimik lang ako, pero may tinatago ako mga stolen shots na pwedeng ikasira ng aura nyo. Nice. So, lagi ko itong ginagawa sa mga friends ko pag magkakasama kami. Tapos,
ano, pag hindi nila napapansin na nakahawak na yung cellphone, hindi nila alam na nagka-camera na pala ako. And sobrang dami ng mga story chats ko sa mga friends ko. Meron yung mga nakabra sila. Ganun, kasi yung mga friends ko, nag-boarding din lang dito. Tapos, pag bumubunta ako dun sa kanila, yun, sakto, nagpapalit. Tapos, ano naman to, the stolen. Pero, syempre, hindi ko naman ipupost yung mga ganun. Yung mga, ano lang, mga waki. For example, ito, magpupost ko na example. Peace sa mga ano taong to, kung meron pa mo kayong good, sorry. And, pero, ayun na guys, tapos na ang haba-haba na ng video na to. Thank you so much for watching. Sana, sana may napatawa kayo. Sana may natutunan kayo. And see you on my next video. Sa mga gustong maghanap pa ng iba na ano, ng ganito, sa mga ifu girls ko dyan, i-search nyo tong ano na to, tawag dito, page, group page na to, ifu girl praises. So, ayun. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And press the notification bell para ma-update kayo every time may bago akong upload. Thank you so much for watching. Bye-bye! Subscribe and be a watcher.